Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang I Caught My Husband. Sa tuwing sumasapit ang ating mga kaarawan, ay ang mga regalong natatanggap natin ang isa na rin talaga sa mga nakakapagpasaya ng ating damdamin. At dahil din dito, ay malalaman natin kung gaano tayo kahalaga sa isang tao. Subalit, paano nga ba kung kakaibang sorpresa pala ang iyong matatanggap sa mismong iyong kaarawan? Ano nga ba ang gagawin mo kung ang sorpresa pala na ito ay malalaman mong niloloko ka na pala ng mga taong mahalaga sa iyong buhay? Masasabi ng lalaking si Alan na tila napakaswerte niya at ng kanyang mga anak dahil ginagampanan talaga ng asawa niyang si Odessa ang pagiging isang ilaw ng tahanan nito. Dati kasi, noong kakasimula pa lamang din nilang magsama sa iisang bubong, ay mas pinili nila na si Odessa na muna ang magtrabaho para sa kanila. Dahil may trabaho na nga talaga ito noong mga panahong iyon, samantalang si Alan naman ay naghahanap pa lang din ng kanyang trabaho. Pero sa kanila ngang naging desisyon na iyon, hanggang ngayon ay ganito na rin ang kanilang naging setup na si Odessa na lamang din ang nagtatrabaho sa kanila dahil may posisyon na ito at may kataasan na rin ang sweldo. Samantalang si Alan naman ay ang siyang nagbabantay sa kanilang mga anak. Pero dahil sa takbo ng kanilang buhay ngayon, ay hindi rin talaga naiiwasan ni Alan na mahiya sa kanyang asawa. Kaya isang beses ay doon na niya ito sinubukang kausapin. Odessa mahal, paano kaya kung magpalit tayo ng posisyon? Ako na ang magtatrabaho at ikaw naman ang pipirmi rito sa bahay. Naaawa na rin kasi ako sa'yo. Dahil araw-araw sa tuwing uwi ka galang sa trabaho mo, ay kitang-kita ko ang pagod mo. Alam mo kasi, ay nahihiya na rin talaga ako sa'yo, lalong-lalo na rin sa mga magulang mo. Ginagampanan mo ang pagiging ilaw ng tahanan sa atin, samantalang ako, hindi ko magampanan ang pagiging isang haligi ng tahanan. Dahil ikaw ang nagtatrabaho para sa atin, imbis na ako. Sa kabila ng mga sinabi nitong si Alan, ay nakangiti namang sumugot sa kanya ang asawa niyang si Odessa. Alan, mahal ko, hindi ba't napag-usapan na naman natin ang tungkol dito? Saka alam na rin naman ng mga magulang ko kung paano ang takbo ng buhay ng pamilya natin ngayon at naiintindihan nila yon. Kung gagawin nga talaga natin yung gusto mo, ay baka mas mahirapan lang tayo. Kailangan mo pa mag-apply ng trabaho. Pero sige, sabihin na nating may trabaho ka na nga. Pero mababa pa rin ang sasweldohin mo kumpara sa sinasweldo ko ngayon. Sayang naman kung basta ko nalang itatapon ang posisyon na mayroon ako ngayon. Sa panahon ngayon, ay mas kinakailangan na muna nating maging practical para sa mga anak natin. Saka hindi mo naman kailangan mag-alala para sa akin. Dahil kinakayo ko naman ang lahat ng ginagawa ko ngayon. Ito nga rin ang isa sa dahilan kung bakit mas lalong minamahal ni Alan itong si Odessa. Kahit mukhang ayos lang daw ito kapag humaharap sa kanila, ay alam pa rin niya na nahihirapan pa rin ito dahil sa loob ni Odessa ang kanilang pamilya. Hindi nga lamang din iyon ang mga pagkakataon kung saan makikita mo ang pagiging isang tunay na nanay ni Odessa. Sapagkat sa tuwing wala rin itong pasok sa trabaho nito, kung saan magkakasama lamang din sila sa bahay, ay pilit pa rin ginagawa ni Odessa ang mga gawaing bahay, kaya ganito na lamang din ang nasasabi ni Alan. Odessa naman, ako na dapat ang gumagawa niyan, kaya maupo ka na lang. Kaya nga tinawag itong rest day mo ay para makapagpahinga ka sa trabaho at hindi mas lalong magpakapagod dito. Ngunit kahit ganoon ang sinabi ni Alan, ay nagpumilit pa nga rin si Odessa. Sus, rest day pang nalalaman. Hayaan mo lang ako na gawin ito.
Dahil sa ganitong araw ko nga lamang din kayo napapagsilbihan eh. Pero kung yan talaga ang gusto mo, eh sige, ipagpatuloy mo na lang yan. Basta't ako na maghahanda ng mga pagkain natin ngayon ha. Napapakamot na lamang din talaga ng ulo si Alan dahil hindi nga talaga niya mapigilan ang kasipagan ng asawa niyang si Odessa. Kahit anong pagpipigil nga raw kasi ang gawin niya rito, ay hindi pa rin niya ito mapigilan. At kahit ano rin daw ang sabihin niya rito, ay hindi ito nawawala ng rason. Pero para naman daw makaganti si Alan sa lahat ng pagsasakripisyo at pagiging isang mabuting ina ni Odessa para sa kanilang pamilya, ay doon niya naisipang bumawi rito. Tutal naman daw ay malapit na rin ang kaarawan nito. Makalipas lamang ang 3 linggo, isang gabi, ay kakauwi lamang ni Odessa sa kanilang bahay galing sa kanyang trabaho. Pero sa sobrang pagod na nararamdaman ngayon ni Odessa, ay higaan na lamang din ang hinahanap niya para makapagpahinga na rin daw siya. Subalit pagkapasok niya sa kanilang bahay, ay halos mabingi siya sa katahimikan dahil parang wala nga raw tao roon. Pero kahit na ganoon pa man, ay dumiretso na lamang din siya sa kwarto dahil gusto na rin daw niyang mahiga. Pero hindi pa nga nakakapasok ng kwarto itong si Odessa, ay nakita na niya ang nagkalat na damit ng babae sa kanilang sahig na tila nanggaling sa kanilang kwarto. Ngunit nang silipin ni Odessa ang kanilang kwarto, ay doon niya nakita na mayroon na katabing ibang babae ang asawa niyang si Alan na tila nakatalukbong pa ng kumot. Kaya kaagad niya itong kinumpronta. Alan, ano ito? Niloloko mo ba ako? May mga anak ka na Alan at may sarili na tayong pamilya. Ano bang pumasok dyan sa isipan mo at bakit nakuha mo kami lokohin ng mga anak mo? Subalit ang pinagtaka ni Odessa ay nang tawanan lamang siya ni Alan. Kaagad din namang inalis ni Alan ang taklob na kumot na iyon. Kaya napag-alaman ni Odessa na isa lamang palang wig ang nakita niyang buhok ng babae at wala talagang ibang kasamang babae ang asawa niya. Ano ba tong mga kalokohan mo, Alan? Pagod na nga ako sa trabaho tapos nakukuha mo pa akong pagtiripan ng ganito? Pero ang hindi inaasahan ni Odessa ay nang magsilapitan na rin sa kanya ang mga anak nila habang may daladalang cake para sa kanya. Sabay sabing, "Happy birthday, Mami! Huwag na po kayong magalit dahil pinlano po talaga namin ito para sa inyo." Ngunit nang muling ibaling ni Odessa ang kanyang tingin kay Alan, ay nakita niyang may hawak na itong bulaklak para sa kanya. "Surprise, mahal! Happy birthday sa'yo! Pasensya ka na kung napainit ko pa ang ulo mo, pero gusto ko lang din talagang bumawi sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Tingnan mo, sa sobrang pagtatrabaho na ginagawa mo, pati mismong birthday mo ay nakakalimutan mo na. Huwag ka nang magalit sa akin ha. Alam kong pagod ka, pero mamaya ka na matulog dahil may hinanda akong pagkain para sa atin. Simple man iyon, pero matatawag na rin natin iyong dinner date para sa ating dalawa." Ang pagkainis na nararamdaman ni Odessa ay bigla ngang napawi nang malaman niya ang tunay na ginawa ni Alan para sa kanya. Akala nga raw kasi niya ay niloloko na siya nito, ngunit ang totoo ay effort talaga nito ang ginawa nito para mapasaya siya ngayong gabi. Kaya hindi na rin niya naiwasang mapaluha. Habang nangyayari na nga ang kanilang dinner date sa bahay nila, ay doon na nasabi ni Odessa sa kanyang sarili na kahit anong pagod at kahit gaano kahirap ang kanyang danasin ay hindi siya susuko para sa pamilyang mayroon siya ngayon. Sa kabila nga raw kasi ng lahat ng ginagawa niya para sa mga ito, ay ngayon niya nalaman na nakikita pala at pinapahalagahan talaga ng mga ito ang pagiging isang mabuting ilaw ng tahanan sa kanilang pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang I Caught My Husband.